your friends like them, why or why not? To be friends with your significant other. No. I mean, kunyari ako, may boyfriend, parang importante ba na kailangan like ng friends? Like ng friends, alright. Importante ba yung say ng mga friends mo sa relationship mo? Yeah. For me, I think so. Kasi, syempre gusto mo ding makasama yung kayo lahat, significant other mo, and then yung mga kaibigan mo, and kasi yung kaibigan mo, ikaw kilala ka nila eh, so alam din nila kung somehow they know kung swak ba kayo or tama nga ba tong tao for you, para they can tell if you guys click talaga. So for me, parang it's important. For me naman, so para sa akin na hindi eh, kasi what if kung sabihin ng mga kaibigan mo ayaw nila dun sa significant other, ano gagawin mo? Sabihin wala na. Para sa akin, nasa yung dalawa lang yun. Ikaw, pwede mo kahit hindi na nakakasama yung kaibigan mo, pwede mo sabihin mo pa ito. Ito, pinamamalaki ko ito. In short, ka lang. Proud ka sa... Kung sino may partner. Ayun. Kaya negative or positive, dapat tanggap nila yun. It's your turn? Ikaw pa muna pa ako? Sige, okay. Ganito kasi yan. Kasi para sa akin, importanteng opinion lang yun sa magulang ko. Pero syempre, sa mga kaibigan kasi minsan, hindi naman lahat talaga totoong kaibigan natin. So, pinaka-importante yung opinion sa akin sa pagulang ko. Once na sinabi ng mami ko na, okay ito, ganyan. Pero syempre, pagsasabihan ko yung magulang ko, kung lahat na lang na naging girlfriend ko, ayaw nila. Uy, parang may mali na sa mag-iisip mo. Yan na. Magulang. Ako naman, tinitake ko naman ng importansya yung makibigan ko. Pero syempre, at the end of the day, kayo naman yung nasusunod eh, yung kayong dalawa, sa inyo yung make out yung relationship, hindi naman sa kaibigan mo. So, I guess, yun, sa inyong dalawa lang yun, hindi naman sa kaibigan mo. Siyempre, binibigyan mo din, pinapakinggan mo din yung importansya, yung boses, o yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Pero hanggat maaari, at the end of the day, sa inyo yan dapat masettle and everything. Ayun, and the rest will follow. In terms of, if I have a significant other and then I have my friends, should I require my friends to like my significant other? I think I don't have to require them. It would be appreciated if my friends like my partner. But what I require from my partner and my friends is a modicum of respect for each other. Kasi hindi naman maiiwasan na hindi gusto ng mga kaibigan ko yung naging partner ko. And I agree with Mira, at the end of the day, that's between you and your boyfriend or girlfriend or whatever. But I will put my foot down when one of them disrespects the other. When we are together, all of us, my friends and my partner, I require a modicum of respect between the both of you. Bilang ako yung kaibigan niyo ako. Diba? And kaibigan din ako ng aking significant other. So, yun lang talaga. But of course, yeah, it would be great if they liked each other, you know? Alright, thank you. So, this question goes to Elise and Makoy. Elise and Nina. Yes po. Tanong ko lang if what was your initial reaction when you first saw the movie? Sa akin, hindi ko pa tapos yung movie. Actually, when I was watching the last scene, kasi alam ko na yun na yung patapos ng movie eh. So, sinabi ko kay Direk, kinalabit ko siya, sabi ko, Direk, tapos na. Parang sa akin, nabitin ako. I felt good throughout the movie while watching it, as a viewer. Pero yun nga, nabitin ako kasi nag-enjoy pa ako watching it eh.
it's a movie that makes you feel good. Ganun siya kagaan, pero at the same time there's a plot, there's a story. So sa akin, sabi ko, direct tapos na. Ang bilis. So does this mean na you're looking forward for a sequel? Hindi naman yung sa movie, ibig ko sabihin na parang bilis na tapos ng movie. Ay, tinanong ko rin to kay Makoy kanina. So, how has the movie changed your relationship with him? Ganun pa rin. Well, I think after the movie, we just said na, I mean, you guys saw it, na nag-ano naman kami, nag-hug na din. Parang, ano na lang. Ako lang nag-hug sa'yo. Di ba ako nag-hug back? Oh, sorry. Parang tapos na din naman. We'll just forget about what happened, you know, and then we'll think of the positive things na lang sa naging outcome ng movie. For Elise and Makoy, ano yung aabangan ng mga fans natin kung meron tayong mga solo projects na gagawin after yung movie? After movie, anong solo projects na gagawin? Ngayon po naman, I'm just... Kasi may mga, alam niyo yung ano pa lang, waiting, mga naririnig-rinig pa lang na gagawin. So I don't... Hindi ko po siya masabi pa and ayoko pong mag-angunahan. So... for me, excited lang ako sa 2019 and I hope kayo din po. Makoy. Yung agad mga rin po, nag-focus pa rin po sa movie ngayon. Pero meron po natapos na isang project po na digital, Project 514 po, malapit rin po labas po yun. Yan, sabi ko ngayon kanina din about topic kanina mabigat, about sa, parang dito, pagiging depression, psycho, yung parang mga ganun bagay. About dun, kaya siguro panibagong project naman na papapakita namin sa fans. Since tapos na yung movie, ready na ba kayong maitambal na sa iba? Parang bagong love team, bagong katrabaho, kung may bagong magubuong love team, kung merong iba makakasama si Elise, si Makoy, paano nyo i-handle yung ganun. Ready na ba? Yeah. Well, kahit naman po before the movie, nagsisimula na din naman na naipara sa iba. So, I think we saw it coming and na naman na din yung sarili na prepare for what's gonna happen for something like that. So, I guess... Ayun na kasi. Ayun lang. Basta, yun nga, ako open naman ako sa lahat. Kahit siya makakatambal ko,